Hello! Welcome back to my channel and today i-reveal ko kung anong nabili naming house and share ko lang din sa inyo paano ba magtapon yung mga Koreans ng basura. So let's go! Pasok na tayo sa house! So, syempre, tapan natin yung old. Sharon! Yes! Ito yung house number 5. Yan. So, maliit lang siya. Hindi ko na kayo i-tour guys kasi bagong lipat kami. Hindi na naman nila pang gamit. Ayan! So guys, huwag nyo akong i-judge. Ang dami kong basura. Huwag nyo akong i-judge dahil, diba? Ang dami, no? Kasi kakalipat lang namin. Itong mga basura dito ko lang siya nilagay kasi since nang bagong lipat kami, naging 3 days na lang kami dito. Sabi ni Rico, iba daw yung schedule ng pagkatapon ng basura. So, sabi niya, i-research niya muna. So, ang tagal niya mag-research. I mean, sumunod tayo sa mga rules. Kasi mahal ang mga penalty ng improper food, improper waste disposal dito sa Korea. So, tulad nga niyan, yung mga tulad ito, bote-bote, yan, hiwalay. Tapos yung mga basang paper, hiwalay din. Yun. So, papakita ko sa inyo ano yung mga plastic na ginagamit. Ito, ayan siya. May green na plastic, may mas malaking plastic. Tapos ito, mas thinner siya na yellow plastic. Actually, iba-iba yung color per city or per district. Pero, this one, tawag nila unsick serigi. Para siya sa pagkain. So, yung mga tira-tira, yung mga, nabawa, nagluluto kayo, mga pinagtalupan, ganyan-ganyan. Dito ilalagay dito, lahat ng food waste. Tapos dito, like for example, ito. Ayan, tulad nyan. O, nakasegregate yan na. Tulad nyan, ito. Mga bote, ganyan. Normally, yung sa green, nilalagay ko, yung mga halimbawa, basa na paper, yung mga hindi na kaya talaga i-recycle. Yan, ganun siya. Tapos, ang kakaiba lang dito sa area namin, sabi nung owner, eto, pakita ko. Yung food waste, sabi ng owner, dito daw po, ilagay. Ayan. So, dito daw siya ilagay. Ilagay siya sa food waste plastic, tapos ilagay sa freezer para hindi siya mangamoy and hindi mag-uod. So, para, yun nga naman, I know, nung una, parang, diba, nakakadiri kasi parang, lalo na maliit yung fridge namin, parang masasali siya sa pagkain talaga, na hindi pa luto. Pero kasi, if you come to think of it naman, oo, para pagkain nyo naman yun, food waste nyo naman yun, tira-tira nyo, taisin na lang. Hindi, pero yun nga, gawin natin kasi yun yung rules nila. Sumunod tayo sa mga rules. So anyway guys, ayun na nga, itapon na lang natin yung basura kasi sabi ni Rico, today daw yung schedule. Since 8 PM onwards na, yun daw yung time na pwede imaba, ibababa ko na yung iba. Pero mamaya pang hating gabi yung pag-pick up ng mga truck. And yung truck nila, separate yung nagpipick up ng food waste and non-food waste at yung mga reusable items. Kaya tara, umpisahan natin. Ito na nga, unahin na natin to. Kasi ito yung pwedeng pakinabangan talaga. Recyclable siya. Naman tamang ligtas doon. Recyclable or recyclable? Ayan. May spotlight. And talagang nag-on lang siya. May mga sensor din yan. Para tipid nga naman sa kuryente. Yun, isa pa. So, ayan. Tatapon ko siya sa gilid ng bahay. Ay, ng villa. Tapos, ayun po, nakikita nyo. Kung nakikita nyo yan, guys. Kita nyo. Yan. Pulis po yan. So, pag hindi ko siya tinapon sa tamang lugar, hulihin nila ako. Charot. Ayun na nga, natapon na natin yung mga basura natin. And, yun nga, sana sa Philippines din, ganito tayo kadisiplinado. And, nagsisegregate talaga tayo ng mga basura. Kung mga nabubulok, sa hindi nabubulok. Para naman, mas nakaka-reuse, recycle tayo ng mga bagay-bagay. So, ayun, sila sinusunod talaga nila yung pag-recycle, pag-segregate, pag-sort. Kasi unang-una, ang mahal ng plastic, lalo na yung food waste
plastic. Napakamahal. Parang, ang bili ko doon, 10 pieces, parang 200 pesos. So, kung ganun nga naman kamahal, isipin mo kada plastic, magkano yung binabayaran mo. Talagang, tatry mo talagang isort ng maayos yung mga basura, yung mga kalat-kalat. So guys, sana may na-share na naman ako sa inyo. And if you like this video, sana i-like nyo and subscribe to my channel. Kung hindi nyo po ako fina-follow sa Instagram, sana po i-follow nyo din ako. Kasi parang dalawa pa lang yung followers ko, si Rico tsaka yung nanay ko. So guys, kung hindi pa na-follow, hopefully Korea po and Instagram. Thank you so much. Stay COVID-free. Bye-bye!